Hi guys! And hello po, kumusta kayong lahat? And syempre, welcome to another video ng Antoron! Ngayong araw ay excited na kami kasi meron tayong special guest. At ang gagawin natin ay maglalaro ng Mobile Legends. Yes, syempre ang special guest na to hindi basta-basta. Oh, so excited kami kung paano niya magagawa yung game, yes. Kung matatapos niya ba, and syempre yung feeling din na maglalaro siya, diba? Yes, napaka VIP ng tao na to. Hindi na muna namin sasabihin dahil gusto namin surprise ito. So hulaan nyo, bibigyan namin kayo ng 5 seconds. Hulaan nyo kung sino. Mali lahat ang pagkakasin nyo. Siyempre dahil surprise, abangan nyo mamaya kung sino ang makakasama namin ni Aaron maglaro ng Mobile Legends. Yes! Pero siyempre ito na nga. So since makakalaro natin siya ng Mobile Legends, kasi balita ko, itong makaka-guest natin, gusto pa yung paglaro ng Mobile Legends, pero hindi pa siya naglalaro ng Mobile Legends. So, baka ako, i-coach ko na lang muna siya. Bali, tuturuan pa rin din natin talaga siya maglaro. Yes. So since streamer naman ng Antoron at the same time slash vlogger, kung ready na rin kayo guys, siyempre ready na rin kami ni Aaron, maghahanda na kami dahil kailangan namin galingan. So, alam mo kung sino lalabanan, no? Abangan nyo kami mamaya. Here yes. We go! Explain ko muna sir yung ano, kasi meron tayong types of heroes dito. Kasi hero pa hero yan eh. Okay. So yung types of hero, depende sa personality mo kung anong gusto mo gamitin. Kasi, nakita ko na yung gusto ko, smartsman. Dahil mahilig ako sa shooting. Oh, yes, smartsman sir. Yeah. So smartsman. Who's that Pokemon? Layla, kasi siya yung pinaka-friendly user na game. Oh, okay. Since newbie kayo, sir, bago lang. Oh, sige. Yan yung pinaka-suggested. Para sa re-inspire kayo, maganda yung naglalaro niya. Tulad ako, sir, kung naglalaro ako ng mabalit, tingin ako sa kanya. Ayun, talo pa pa. Okay, okay. Parang, paano, ganyan? Joystick, yes. Parang PlayStation. Okay, okay. So, basically, hold this, and then, yan po yung movement. Dito po yan. Yan. So kung saan mo siya i-direct? Kung saan po siya dadali. Oo, yan. Ito yung sir, nasa yung tawag na minimap. Okay. Usually ang mga marksman dito sa mid lane. So mid lane. Okay, anong gusto kong gawin ngayon nito? Punta ka din sa mid lane, patayin mo yun sir. Patayin mo yun sir. Destroy mo siya. Dito sa minimap. Minimap, ito sir yung kapo mo. Meaning, ito yung pinaka-aalagaan mo. Kasi ito yung pinaka-tawas mo. Then sa kabila, ayun yung kanila. Ito yung map nila na kailangan mong basagin. Basagin. So bago mo makapunta dyan, kailangan mong puntaan ng itong first tower nila. First tower, second tower, third tower, yung tumabasag mo yun. Sige mo, pinabasag ka na nito ng ano. So ito, paano ko i-destroy yan? Punta po lang kayo sa mid, sir. Eh, lakad ko, lakad. Sa ambulan. Oo. Sa inyo po yan, sir. Ang bago mo masira yung tower, basagin mo muna yung... Papatay mo yung mga creeps. Creeps. Bakit pindutin mo nyo to? Ito po, yan. Yan, yan po, yan. Pindut, yan. Ayun, away na kayo agad, sir. Tapos pinapatay ka na, sir. Layo kayo konti. Yan. Kasi long range kayo, eh. Oo, nga pala. Oo, long range kayo. Shooting, yan. Yun yung advantage. Walay pa yung ulit konti, sir. Tapos sir, may skill tayo nga tawag ito yung sabing skill. Yan. Okay. So, pindutin nyo lang yan. Sir, huwag kayo na bakit ako pinatay? Kailangan may creeps doon. Yung creeps, yung minions, kailangan yung hulan niya. Okay. Oh, balik na naman. Oh, balik na naman. Buhay na naman. Unlimited naman life niyan, sir. So, dito ba? Sa mid lane. Sa mid lane. Ah, okay. So, basically, marksman, mid laner. And then, kailangan i-defense mo yung tower mo. Binabasag na niya. Ayun. Tapos kasi, pag may enemy, binabasag niya. Tirahin mo, sir, neto mga ito. Pindutin mo ito mga skills. You can play it anywhere na mobile phones, iPad, and Androids. Sa any platform mo siya na may pwedeng internet. Tapos sir, yung lane nyo, top lane tawag dyan.
Eh, yung kalaban. Nandito ako sa taas. Ako, ayun yung taas. Eh, yung kalaban niya nandun. Di ba kasabihin niyo? Baka sabihin niya, tinatakuan siya. Kasi, hindi mo siya nilalaman sa bitch. Bakit ako makipag-away? Si Norton si Morgan na lang. Siya, ginagawa niyo racing kids eh. Okay. Okay. Step ano ako, hindi ako pwede maglaro at saka maglaro. Bago-bago eh. Kailangan na sir. Pero parang pitin pa kakin, gusto pa kanya maglaro eh. Yung Tori nakakapatay sa kanya, hindi yung kalaban. Strategy siya. Parang siyang chess din, pero action game. Kumbaga, yung hero yung kinakotra. Paano nangyari yung, ano, yung parang laruan lang yan eh. Paano naging, ano, yung naging championship na lumabas na sa... Yun nga sir. Kasi ano siya, parang basketball. Fight versus fight. Alam mo, nagulat lang siguro lahat ng tao nung nag-champion, world champion, yung 10 million ang naging yes, premium. Sir, $10 million. Ganun na ba kalaki talaga ang, ano, so, ang premium? Yung sa gaming industry kasi, minsan na pinapapansin. Pero actually, maganda po kasi talaga siya. Lalo na yung Dota, kung alam nyo, sobrang $1 million po yung prize pool niya. What's Dota? Parang same po. Depends on the game. Pero siya, PC version. I see. Pero siya pinaka-original. Hindi na ginagamit yung mga box. Pero po ngayon, pasok sa Tekken, yung parang fighting game din. Oh, yung Japanese, no? Oo, oh, yung Tekken. Yung mga nakakalabas na yung karate. Apilin natin yun, sir. Pinapagkaganyan, ilan ang pwedeng magka-compete? Lima po. 5 versus 5 po ito. 5 versus 5. Kaya po may list. Pwedeng lumaban na hindi pantay? Apo. Apo. 3 kaya yung po kayong lima po, dalawa kayo sa gitna, ikaw po yung parang yung marksman and then yung support, dalawa sa gitna. Kasi isang matigas, yung fighter or... Ano sir, kaya tatlong lane siya, di ba? Mag-iwahiwalay po siya. Iwahiwalay yun. Tapos ngayon, strategy ko paano mapasali? Marami po pa ng pag-angalan nito. Gano'ng katagal kayo maglaro sa isang araw? Nakamatagal natin is 8 hours. 8 hours? 8 hours, sir. Kasi pagka nag-enjoy kami sa kasi game. Kasi okay naman po maglaro, pero mas priority po rin yung health. Pero ako, pagka pinapis ko ito, alam ko, mawiwili ako eh. Mawiwili ako eh. Sir, sino una rin? Sir, PM nila kami, kami tayo. Nakaka-addict talaga yun sa ilaro eh. Paano pinagkikitaan ito pagka nag-i-games? Usually kasi kapag gamer ka, di ba sabi ng mga nanay natin before na mahal makita dyan, laro ka sa laro sa oras. Pero the thing is, meron ang Facebook streaming. Oh. Meaning, si Facebook, pwede kang matulong kumita gamit ang paglalaro mo. Paano? Halimbawa, maglalaro ka, ilalive stream mo. Yes, kailangan ka sa, kailangan ka kung saan. Yes, sir. Ganun. Ano? Panipustahan? Hindi naman siya pustahan. Mangyari, yung gameplay mo, pinapakita mo lang sa KFB. And then, magkakaroon ka ng audience yan. Then, kikita ka from sending stars. Okay. Parang donation. Dahil magaling ka, sisendan kita ng stars. Okay. Pag nag-send, converted po yun in some cents, dollar cents. Ah, talaga? Pera yun? Yes, oo. Oh, pera po yun. Dahil nagustuhan ka. Dahil nagustuhan ka. Panuori. Yes, kasi yung iba, nakapangpakla, costume, entertainment rin po siya yung iba naman. Pero ano, para kumakanta habang nag-ano. Ano ba, entertainment na talaga. Yes, sir. Showbiz na rin po siya. Showbiz na rin. Pero kami naman po, ginagawa namin, parang gina-inspiration naman po kami ng mga couples. Kasi usually, kapag pinarin ako ang boy, tapos may girlfriend ako, nakawalan ng time si boy sa girl, nag-aaway, nasisira yung relationship nila. Slide ko siyang inaaway before kasi alas wala nung... Malalim pala yun. Malalim pala pinag-aaway. May kasamang marriage counsel. Tapos since nag-aaway kami, nag-aadya, sabi ko, Nate, okay lang, kailangan ko maging ano dito, maging pro, gano'n, ganyan, para support mo ako, ganyan, kasi gamer po talaga ako siya at heart. Nagano, tinuruan ko siya, natutunan, dalawa na kami nag-i-sleep. So, sa isa ko, ayoko manuuna, no? Madami na dubreak! Ang third party nila mo Ito bang ganitong klaseng activity? Ginagamit na, nagagamit ba ito sa laro lang o nagagamit ito halimbawa pang education? Meron pa bang ibang gamit itong klaseng mga laro? Educational din kasi parang nalang chichis. Strategize before you do the move. Ang pinakamasutulong niya sa mga kabataan. Kilala po kasi kami dito, high school pa lang siya. Pero kumikita na po siya sa game na to. And then nakakatulong po siya sa parents niya. Pati yun, siya na yung sumasagot ng study niya, yung pag-aaral niya sa school. Yes po. Aside po sa educational, nakakatulong din po sa sino mong pwede niyang tulungan, pati sa sarili niya.
And then, para time management din po nga. Ang taga nagbago na, no? Kasi dati talaga laruan lang ito eh. Okay. Hindi naman pinagkikitaan, hindi pa siya naglalaro na naglalaro. Kaya naman, yung mga magulang na nagsasabi, eh, may nag-aksay lang kayo ng panahon dyan eh. Wala kayo makukuha rin. Kayaman mo pa rin sa ginagawa mo, di ba? Ayun, baliktad na. Ayun, baliktad na. Ayun, yung pag yung bata naglaro, tapos galingan mo na. Galingan mo na. Supportahan yung family niya. Kasi since po, ano po siya, official sport na po position. Hello, Toroners! Please subscribe to the Toron. Ito na naman. Marami kaming ganyan. Parang masabi yung Toron talaga eh, no? Hey, Toroners! Please subscribe to the Antoron YouTube channel. Yes! Thank you, sir! Thank you! 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 Thank you